Hey guys, Jew here, Jebel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay magdagdag tayo ng koi fish breeder dito. Koi fish breeders dito sa breeding tank koi pond natin para ispoon sila. Yung i-breed natin ngayon ay itong mga butterfly kohako. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutout sa itong mga guys, mga bro. Shoutout na to si bro RJ Pama. Lods, pa-shoutout from Jinsen po. Salamat, Lods. Keep safe. Shoutout kay bro RJ Pama o sa mga taga Jinsen. Tanang mga fish keepers, koi fish keepers sa Jinsen. Shoutout niyo tanan dia. Thanks for watching bro RJ Pama. Keep safe too and God bless. Next na itong shoutout. Shoutout po natin si bro Dondex Acquired TV. Good pain boss idol, nindot kayo imong setup. Ha 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 ha. Salamat nga dili jud ko ma-absent sa shoutout. Amping boss idol from Masbate. Oh, sige kang present bro. Shoutout nga sunod video, shoutout na pod. Shoutout ya tanan mga taga Masbate, tanan mga fish keepers, koi fish keepers. Shoutout niyo din yung tanan dia. Yeah. Thanks for watching. Always Dondex, bro Dondex Acquired TV. Keep safe. God bless. Shoutout na po nato si bro Edgardo Espina. Pa-shoutout naman next video mo boss. Shoutout na kita bro Edgardo Espina. Thanks for watching. Keep safe. God bless. Next si bro Grillon Mark Lasalda. Keep pa-shout out bro. Oh, shout out natin ka bro Grillon Mark Lasala. Thanks for watching. God bless. Keep safe. Next na shout out nato si bro Jaskal. Thanks sa info idol pa-shout out. Oh, shout out natin ka bro Jaskal. Thanks for watching. Keep safe and God bless. Shout out nato si bro Stephen Postrero. Boss, pa-shoutout balik. Balik-balik daw shoutout bro. Gusto ni mo. Pansam, paglimpyo sa tank sa koi fry. Kinanglan dyan limpyuhan, boss. Dilira bro, kay gagmera magtayo ng koi fry. Ang edad niya. 0 age to 1 month. Kagmera pong nagtayo bro, di kayo na maugaw. Na makaugaw ra ka ng inyong pagkaon. Manang careful mo sa pagkaon. Dili ni mo sa pasubrahan ka ng igura nilang mga hurot. Ang ilabi na ka ng egg yolk, hard boiled egg yolk. Kung kinalan, baka apan ni mong Daphnia Magna para kung na-lip over, hindi siya mabaho. Murot niya kao ng lip over na egg yolk. Kaya kung mabaho na, mga matay sila masuffocate. Then, tanga pa mong strong aeration, kaya di maka pwede maka adog filtration sa koi fry, kaya masuyop sa pump. Okay, so mas mayo yung Daphnia or brine shrimp lang usay mong i-feed until a month para 3 weeks to a month para ma-transfer na siya sa mud pan ng bigger nga lugar. Okay, okay. Thanks for watching bro Stephen bro Pustero. Next na itong i-shoutout si bro The Chief Traveler. Pa-shoutout uli bro from Bacolod Koi Keepers, love your videos. Thanks for watching bro. Shoutout yata na mga taga Bacolod, yung mga koi keepers yan. Itong group na ito, Bacolod Koi Keepers. Shoutout nyo yata yung lahat dyan. Thanks for watching bro, The Chief Traveler. Keep safe and God bless. Kung sino gusto magpa-shoutout guys, comment lang down below. Okay. Proceed na tayo sa ating video. So, ito na guys ang breeding tank na piniprepared natin. Kapon, nilinis natin itong tanke na ito, itong koi pan na ito para sa breeding
preparation. So, na-cycle na yan, 24 hours. Kapon lang ito nakakalagay ang bagong water at malinis na siya para mamimik natin, makopya natin ang springtime na environment na fresh ang water. Kasi during springtime to summer, sila nag-postpone sa natural habitat nila. So, kailangan fresh at malinis yan. Nagkaon ang filtration, nakacycle na yan 24 hours. At fresh ang water na ito. So, maglagay tayo ng nesting media. Kasi sa wild, sa natural habitat nila, gagawa sila ng ng nest. Doon sila nangingitlog sa mga live plants. Ito, straw, yung plastic twine. Na mga leftovers sa groceries, ginawa kong spawning media, lagay din dyan. Saka meron akong live, mas maganda pag may live din, kasi na nakatulong din ito mag stimulate nila mag spawn, kasi parang natural habitat nila. Ayan. Ito ay hornwort, ito ay live plants, hornwort. Napinin nyo lang ito. Dami itong, madami dito, merong ganito. Kung wala kayong ganito, bili kayo at mag-culture kayo ng ganito. Usually, nasa mga fan ko itong mga ganito. So, lagyan. Marami akong ganito doon sa mga fan niyan. Mga live hornwort at valisneria. Yung hornwort ang ginagamit. Kasi siya. Maganda siyang gawing spawning media. O yan guys, nandyan na ang mga ang nesting media. Kukuha na tayo ng breeder natin dyan. Okay? So ito ang i-breed natin ngayon guys, ang butterfly kohaku natin. Yan, try natin silang i-breed. Hopefully mag-breed, kasi hindi ko din alam kung anong edad nito. Baka nasa 2 years plus pa lang yata, o maybe 3 years na, hindi ko alam kasi hindi ako ang breeder nito. Malaman lang natin ang tamang edad nito pag kuha tayo ng sample ng scale at tinignan ang rings. Kasi try na king spawn nito, kasi malaki na ang tiyan ng babae ito. Saka soft siya pag malambot siya pag hipuin guys. Yan malaki na ang tiyan. Yan. So, meaning marami na itong itlog na naipon dito sa tiyan niya. So, kailangan itong i-breed kasi makasisira din sa kanilang health pag hindi na-release ang eggs. Makasama yan sa female. So, pag ang female nyo ay lalaki ang tiyan sa eggs, dapat i-breed nyo kahit hindi nyo i-raise ang mga koi fly. So, kaya kailangan i-breed natin sila guys. Yan. So, check din natin ang mga males kung meron bang sperm. Sandali ha. So, check natin ang mga males kung merong sperm. Kasi dapat merong sperm para successfully fertilize yung mga koi fish eggs. Okay, check natin. Hello.
ikot lang natin para mag ano mag pacify. Tapos ito yung ikot para okay guys, maraming sperm. Ito malikot. Ayan oh, madaming sperm. Ayan. Ito oh, sperm. Madaming sperm guys. Okay to, so release na natin. Isang ano, may madami din guys oh. Yan, madami din sperm. Oops. Sorry. Si release na lang natin. Right on female. Dandan lang ni release ng female. Yan. Yes. Tapon natin. Ayan. Hintay na lang tayo kung mag-spawn sila mamaya. Ngayong gabi. So yan guys. Just, kailangan ano mga hapon na nyo ganitong bandang hapon yan nyo ilagay yung mga breeder nyo. Kasi usually magsimula sila magbreed during 12 pero minsan nag mas early na try ko din mga 9 p.m. in the evening, 9:10 patungo na yan sa ano hanggang madaling araw. Yan ang breeding time nila usually hanggang madaling araw, pinaka matagal 6 a.m. to 7 a.m. so dagdagan natin ng another water. Makatulong din guys pag i-drip nyo lang ng mahina itong water. Hinaan nyo lang ang ano ang water, hinaan nyo lang na mag-open nyo na lang ang gripo. Ganito, mahina na tulo. Makatulong din ito, makastimulate na ano, mag-spawn sila kasi mayroong continuous fresh water na nag-drip. I-drip nyo lang guys, ito makatulong din mag-stimulate. At saka during full moon, kaso hindi na full moon ngayon, wala akong ibang time. Hopefully mag-spawn to. Okay, ganito lang, oh, makatulong din ito. Ma-stimulate na mag-spawn, mag-breed. Itong dripping water, saka fresh, clean water, saka live plants, saka nesting media. Yan, ito malakas. Hinaan ko muna, guys. Para hinaan ko later para mag-drip lang siya. Okay? So, kung meron kayong tanong, paano mag-breed? Tingnan nyo ang full video ko sa auto ang paano mag-breed ng koi fish. Lagay ko sa link description below. Saka yung vlog ko sa ano Jebel Koi Center Koi Breeding. Lagay ko sa link below. Okay guys, see you on my next video. Comment lang kayo kung meron kayong tanong. Bye for now.